Naghahanap pa kayo ng madalian, pasok sa budget para pambaon ng ating mga chikiting at tayo rin para sa ating pambaon sa office? Nako, eto na. Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng madalian, pasok sa budget, na pambaon natin sa office at sa school na ating mga chikiting. Tara, simulan na natin. Ayan, sa mga gulay na gagamitin natin ay kung gusto nyo ito dagdagan or kung meron lang kayo mga tira-tirang gulay, ay hiwain lang ninyo ng maliliit. I highly suggest na kailangan ay pare-parehas ang sukat ng ating mga gulay sa paghiwa nito. Hindi ba kung nga rin pala yung ating ham na kasing sukat ng mga gulay? At meron din nga pala ako dito ang tatlong malalaking itlog. Batihin lang ito, lagyan ng pampalasa, asin at paminta. Yan, so over medium heat, painitin lang muna natin yung ating mantika at lutuin natin ito. Gusto ko talaga ay lutong-luto, lalo na si Aliana, gusto niya medyo may pagkamatustan ng konti yung itlog. Kayo guys, anong klaseng luto ng itlog ang gustong-gusto niyo gawin? Malasado ba? Or gustong-gusto niyo rin na katulad ni Aliana na medyo may pagkamatustan ng konti? Same pa, nalagay ako dito ng oil at again painitin bago natin lutuin yung ating ham. So wala na talaga tayong oil, nagdagdag pa ako dito ng konting oil. Nagisa-gisa na ako dito ng ating garlic. Kailangan medyo may pagkamatustan ng konti. At nilagay ko na rin dito yung ating onion. Kapag na-translucent na, idagdag ko na rito yung ating carrot. Lutuin lang ito for a few minutes at yung ating the rest pang mga gulay. Again guys, kung gusto nyo na green beans or kung ano pa mga tira-tirang gulay meron kayo, ay ilagay nyo na. At ito nga pa rin kanin namin ay tira namin last night, kaya naman syempre umaga-umaga, napakasarap itong isangag talaga. Pampalasa, toyo, paminta, asin, kung meron kayong chicken powder, garlic at onion powder, ay mas maganda yun, mas malasa. So ang pagsangag talaga guys, ang sekreto naman talaga dyan ay gumamit kayo ng dalawang, ano ba tawag dito, syanse. Ayan, so para mas mapadali ang paghalo nito. Ang gustong-gusto ko talagang ginagawa sa aking sangag ay gustong-gusto ko talaga ay niluluto ito ng maigi para naman hindi ito magdikit-dikit. Nilagay ko na rito yung ating itlog at yung ham na niluto natin kanina. O diba? So wala pa yata tayo mga 30 minutes ay nakapagluto na tayo ng and now is done our ham and egg fried rice. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, ano yung pinaka main ingredients na niluto natin ngayong araw na ito para pambaon sa ating mga chikiting? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Ay guys, magpasensyahan nyo na sa baonan ko. Hindi yan baonan ng anak ko, baonan ko yan. At hindi yan talaga pang tiffin box, kundi yan ay sandwich box. Paglalagayan talaga yan ng sandwich. Pero pinag-tsagaan ko na yan, eh, ganyan naman talaga tayo mga mami, kahit ano na lang yung ating madukot. Guys, anyway, napakasarap. At talaga namang marami kang makakain, especially kapag may ketchup, diba? Bye!